And around 300,000 teachers are expected to serve as members of the Board of Election Inspectors during the May 9 elections. Now, a group of education workers has launched a hotline and other formal channels where teachers can report possible poll-related issues they will encounter on that day. For more on this, we are joined by Raymond Basilio, the Secretary General of the Alliance of Concerned Teachers, for another Election Matters episode. All right, good morning po, sir. Thank you for joining us. Good morning, Nikki, at magandang umaga din sa ating mga tagapanood. Okay, so first off, Sir Raymond, discuss with us how this project came to be. What made you realize the need for this initiative? Since 1998, malawakan yung mga violation sa mga karapatan ng mga guro na nagsiserve during elections, nakita natin yung pangailangan talaga na magkaroon ng isang sumbungan o takbuhan yung ating mga guro kung saan ay maari nilang iparating yung mga problema na dinadanas nila while they are inside the polling precincts, no? So for this elections ngayong May 2022, ito muli yung layon natin, no, na mabigyan ng serbisyo, proteksyon ng ating mga guro na sa muli ay mag-aalay ng kanilang sarili para sa bayan. Mm-hmm. And ito pong initiative nyo, ang ginawa nyo po, reachable po kayo through mobile, tapos may Facebook din po, and then may email din po, di ba? Sino po bang, who mans these sites? Sino pong nagko-control dito? And how soon are you able to respond sa mga concern na ito? Well, ito po ay direct sa aming national office, at ito po ay tinitiyak natin na bukas 24/7. Upang makabigay agad ng reaksyon o ng action sa mga idudulog ng ating mga guro, no? Kung matatandaan natin, no, kung yung mga kaso dati ng mga teachers na tinututukan ng baril, inaagawan ng ballot boxes, then of course you have the case ng teacher na nasunog sa Batangas, no? Noong mga nakaraang halalan, ayaw nating mangyari ulit 'yan. Ano pa po bang ibang mga common problems na nararanasan ng teacher members of the Board of Elections natin before sa previous years, apart po from the ones that you have mentioned? Ang madalas po ay yung maharas sila ng mga watchers, maharas sila ng mga supporters ng mga natatalong mga candidates, no? Yan yung mga reasons kung bakit yung mga teachers ay minsan hindi makalabas sa kanilang mga polling precincts kasi pinipigilan silang makalabas ng mga supporters o ng mga tao ng mga kandidato na natatalo doon sa bilangan. Pag ganito po, paano po sinusolusyonan yung ganyan na may pananakot na nangyayari? We immediately communicate with the Commission on Elections saka sa ating local authorities. Then of course we inform the media to give attention to the problem. Mm-hmm. And yung ACT Teachers representative po si Franz Castro has already clarified that being a member of the Teachers Union ACT does not equate to being part of the ACT Teachers Party list po, na magkaiba daw po yun. Following problems that arose from this po before, meron po tayong case sa Davao na kasi there could be perceived bias po, di ba? Kasi the party list staunchly supports VP Lenin's presidential bid. Diba? So magkaiba daw po yung party list at yung union. Tama po ba? What are your thoughts on this? Yes, tama po yan. Ano? Magkaibang organization po itong dalawa, the party list and the union. The ACT unions are regional unions duly registered sa ating Civil Service Commission at sa Department of Labor and Employment bilang isang labor organization. And they are engaged into the collective negotiation with the management. Magkaiba po siya sa party list because party list is an open organization, open to all. Mm-hmm. Yung pong ating pong union ay exclusive for teachers inside the schools. Mm-hmm. And sir, around 300,000 po yung teachers na expected to serve as members of the Board of Election Inspectors, no, and sa May 9. Will tests be provided for or shouldered by the government? And may compensation po ba tayo, mga hazard pay, gano'n? Isa po yan sa aming ipinaglalaban ngayon with the Commission on Elections na magkaroon ng testing, no? Before mag-start yung kanilang pagsiserve at right after ng kanilang pagsiserve, no, to make sure na hindi mako-compromise yung kanilang family.
As of the moment, wala pong ganun na provision ng Commission on Elections, kaya po patuloy po kaming nananawagan sa COMELEC na ma-provide ito, no? Isa sa bagay na kinakalungkot namin nitong recent na pronouncement ng COMELEC ay tinanggal pa itong COVID-19 allowance, no? Yung 500 pesos na kakarampot ay tinanggal pa ng COMELEC. And ano po bang ibang preparations ang meron natin for the upcoming May elections? Yung teachers din po ba? Will they be the one to enforce din yung adherence to health protocols? Yes po. No, although sinasabi din ng COMELEC na magkakaroon ng mga health marshals, malaking bagay din po talaga yung gagampanan ng mga teachers in terms ng pagpapatupad ng mga protocols, dahil sa pagpasok pa lang sa eskwelahan ay sila na yung magpapatupad nito. And kayo po, Sir Basilio, last question. What do you hope to see from our candidates po? Alam niyo naman po, may mga debates, mayroong mga hindi pumupunta, mayroong mga pupunta. What do you also hope to see from our voters? Well, sa ating voters po, no, tignan po natin yung halalan bilang isang napakalagang bahagi ng ating pagpapaunlad nating lipunan. Kilatisin po natin sila batay sa kanilang platforma, batay sa kanilang nagawa sa mga nakaraang panahon. Napakahalaga po nung kasaysayan ng bawat politiko. Kaya mahalaga po sana na sila ay pumupunta sa mga debate at sila ay nagpapayag ng kanilang platforma upang makilatis sila. Sana kilatisin din natin lalong-lalo na yung mga nagpapakalat ng fake news. Wala po silang karapatan na mailagay sa ating mga balota. Okay, thank you so much for joining us this morning po. Sir Basilio, you stay safe. Maraming salamat, Nikki, at magandang umaga sa ating mga tagapanood.